Minsan, hinihiling ko na sana'y research na lang ako. Para alam ko sa dulo, ako'y hahabulin, ipaglalaban, at i-defend mo. Oo, mahirap akong mahalin. Parang research, ang hirap intindihin. Pero ayos lang, ganyan talaga ang buhay. May mga bagay talaga tayong dapat i-priority at bigyan ng focus sa buhay. Parang pagpili lang yan ang topic at paggawa ng title. Oo, ang dami nating gusto. Pero dapat, sa mga puntong ito, alam na natin ang gusto natin. Specific at hindi general. Para naman hindi nakakalito at hindi ako manghuhula kung gusto mo rin ba ako. Sana binigyan mo man lang ako ng overview sa kahinatnan ng paghintay ko. Pero wala, walang pasabi, kaya nag-antay sa wala. Buti pa ang background of the study, nagbibigay ng info tungkol sa topic mo at overview kung ano ang laman ng research mo. Tinatanong naman kita kung anong mga problema na mabigyan agad ng solusyon. Parang statement of the problem, mga tanong na kung saan magmumula ang solusyon sa iyong problem. Kaya marapat lamang na iyong sagutin kung ayaw mong ang iyong research ay ulitin. Pero sa nangyari sa atin, mukhang hindi mo kayang sagutin kung kaya problem ay lumalim. Alam ko namang may objective kung bakit ito nangyari. Pero kung ano man ito, sana mag-benefits tayo at hindi lang ikaw. Para kahit man lang dito, ay may salitang ikaw, ako, tayo. Parang sa importance of the study, sa dami ng pwedeng makinabang sa'yo, sana isa ako sa mga suswerteng tao. Pero siguro nga'y hanggang dito na lang tayo. Ito lang ang maibibigay mo. Ito lang ang limitation mo. Naglagay ka ng boundaries sa pagitan natin para di natin masakop at makuha ang di naman talaga natin scope. Siguro nga'y kasalanan ko din kasi hindi ko na-define operationally kung ano tayo. Nag-assume ako at hindi ko nakita. Ito lang pala tayo sa paningin mo. Pero kahit ganun pa man, pilit pa rin kitang hinahanap. Naghahanap ng katulad mo upang masuportahan ang nararamdaman ko. Minsan nga, iniisip ko, literature na lang sana ako para baka sakaling i-review mo ulit ang past natin at maging related ulit tayo sa isa't isa. Pero alam kong nag-plagiarize ako. Nangkin ko ang hindi akin at wala pang citation at acknowledgement sa tunay na may-ari ng puso mo. Hindi ko alam kung bakit tayo umabot sa ganito. Sinunod ko naman ang method. Gumamit ako ng tamang instrument. Lahat ng bagay ay pabor sa'yo. Convenient sa part mo. Pero ewan, parang may mali ata sa statistical treatment na ginamit ko. Di naman kaya'y sadyang kasing hirap lang ng hypothesis testing ang sitwasyon natin kung kaya'y ito'y lumalim. Kung maibabalik ko lang ang dati, sana'y naghanap pa ako ng mas angkop na research design, gumamit pa ng mas magandang sampling procedure, at sumubok pa ng ibang instrument upang tayo'y tayo pa rin. Mga kilos mo at galaw ay di ko kayang unawain. Hindi ko kayang i-interpret ano ang iyong ibig iparating. Kaya marapat lang na may discussion na nagaganap upang ipaliwanag mga bagay-bagay. Parang sa research, hindi sapat ang graphical presentation. Dapat ay mayroon ding textual interpretation upang hindi magkamali at tuluyang mag-assume. Pero sa lahat ng nangyari, kailangan kong isummary ang findings ko at naway mga problema ay nasolusyonan ko. Batay sa mga findings, ayoko man. Ngunit kailangan kong mag-conclude. Conclude
na tayo'y walang tayo simula pa man. Hindi ko masasabi kung sino ang tunay na may mali, mga dapat baguhin at mga dapat sisihin. Ngunit tulad ng research, recommendations ay laging ibinibigay upang mawasto ang mga pagkakamali at mabago yaring buhay natin. Ang pag-ibig at ang research, dalawang magkaibang bagay, ngunit parehang magdadala ng luha sa iyong mga mata. Magiging dahilan ng mga gabing walang tulog, mga pagkalam ng sigmurang walang laman, at sakit na kailanman ay ayaw maramdaman. Ngunit kapag lahat ng ito ay iyong napagtagumpayan, pinairal ang cooperation, trust, commitment at dedication, tulad ng cooperation ng bawat miyembro ng inyong grupo, tiwala na matatapos nyo ang inyong study on time, commitment at dedication ng bawat isa sa grupo ninyo sa paggawa ng inyong papel, tiyak, ngiti sa labi, at walang katulad.